Kasi Manong B, ito sige, share ko lang sa lahat. Meron akong fina-follow na isang YouTuber. Sabi niya, if you want to get views and subscribers fast, it's either you become an arrogant person or you become stupid. Kasi kung paano yung ibig sabihin, di ba? For example, yung YouTuber at yung influencer na si Rendon Labrador, iba ang dating niyan, di ba? Medyo parang arrogante, nagahamon. So, yan yung mga gusto ngayon ng mga tao. Kasi may hype, ganun. Yung medyo arrogante. So, and unfortunately, yung mga ganyan, hindi nyo sinusuportahan ng mga mainstream media. Kasi, syempre, andun yung hype, andun yung trend. So, right. Understandable kung bakit ginagawa ng iba yon. Right. Ako, hindi ko kayang gawin yon, kaya I took the other one, yung stupidity. Stupidity and comedy. Yes, comedy. So it worked for me. So if you check my TikTok, meron ako mga pa-comedy, pa-stupidity na videos doon. Nagugulat ako, may isa akong video na magwa-1 million na. Oh. And I started like parang nasa, mga nasa 81 followers lang ako sa TikTok. Ngayon nasa 21,300 because of those videos. Mm-hmm. So, pero how was it naman when it comes to, kasi nga di ba meron tayong ideal audience eh. And right. Dahil the reason kung bakit meron tayong ideal audience is meron tayong plano, meron tayong either right. service na gustong i-offer, meron tayong right. product na gustong ibenta, or meron talaga tayong gustong i-push sa ating content right. na business, di ba? So right. how was it naman, how do they respond dun sa original mong goal on your channel or you know, sa content mo? Yes, very good question, Manong B. I'm not encouraging you na gawin nyo itong ginagawa kong strategy, pero if you want, then okay lang rin. Kasi I believe that sa bawat platform, may mga stages kang ginagawa. For example, sa TikTok, when I started out as a tutorial, medyo ang hirap eh. Hindi makuha yung gusto kong goal. So parang ginagaya ko ngayon or minomodel ko, I don't know kung kilala nyo si Makagago sa YouTuber. Ewan ko kung narinig niya si Makagago. Si Makagago started out na yun, arrogante, marami siyang, how would you say, parang katulad ni Rendon, marami siyang tinitira na tao, ganun, para lang magkaroon ng views, para sumikat, para makilala. Pero dumating sa point na na-reach na niya yung goal niya. Kilala na siya as a social media influencer, ganyan. So makikita nyo, hindi na siya ganun ngayon. As in, totally umiba na siya. Naging na siyang business person. So, pinopromote na niya yung Battle of the YouTubers at meron pa siya mga ibang media at negosyo na ginagawa. Pero he didn't started as a negosyante talaga. So, ngayon, ganun na siya. So, ang ginawa niyang, how would you say it? Paano bang word yun, Manong B? Yung stepping stone, ayun. Stepping stone yung fame. Yes, stepping stone yung fame at yung nakuha na niya, then saka na siya nag-shift. Kung sino talaga siya. Mm-hmm. Yes, kung sino talaga siya. Kasi na very smart, very yes, na magaling na business person. Yes, nakuha niya yung, ano, yung attention ng mga ibang YouTubers, yung respect din, kaya na madaling niya na-imbita sa mga right. project niya. Exactly. So yeah, that's also a good strategy. And, Ahead, so, Manong B, yan ngayon yung ginagawa ko sa TikTok ko. Kasi nahirapan ako dun sa ginagawa kong tutorial. So, ginawa ko ngayon, sige, pa-comedy muna ako. Then, sumusundot-sundot lang ako ng konting tutorial. So, by the time na makuha ko na yung goal ko, ang goal ko kasi gusto kong magkaroon ng 100 followers. And then, mag-shift na ako. So, parang ganun. May goal lang akong, strategy lang akong ina-apply ngayon at kinuha ko yung kay Makagago dahil it is something that is working for me right now sa TikTok. So gusto mo muna magkaroon ng mas malawak na reach and then eventually right. saka mo introduce talaga kung ano yung gusto mong i-provide yes. and baka sakali na mas maging effective in comparison sa iba mong mga naunang strategy. And that's yes. good. Again, aabangan natin na magiging result niyan and sana maging right. successful ka. Right. Pag naging right. successful ka, baka makita mo na kumang away dito. No, I'm just kidding. Pero yan, wala namang masama mag-eksperimento, di ba? If it right. will work for you. But at the end of the day, antitin para parang natin dyan naman kung ano yung goal mo talaga. Exactly. Kasi kung saan ka magiging, paano mo mararamdaman yung success sa sarili mo? Kasi hindi naman, right. di, nga, iba-iba naman tayo ng measurement of success. Hindi porkit naging famous ka na, successful ka na. If darating right. yung time na mag-transition din, di ba? Mm-hmm. Magpipivot ka sa iba, mas maganda din yan.
Thank you very much, Sir Allen, sa pagkakayat. Yeah, hindi ko pa papanood yung vlog mo, but I'll be checking it out later. Tignan ko nga kung paano mag-vlog ang isang Allen De Leon. Okay, Manong B, thank you very much. And thank good you very night. Much, Sir Allen. Thank you. Bye-bye. All right.